Hi guys! Welcome back sa aking channel. For today guys, ibibigay ko na sa inyo yung final thoughts ko for this oil. Ito yung guys, yung oil na sinatinutukoy ko. Ito yung The Ordinary 100% Organic Col Fresh Rose Hemp Seed Oil. Guys, ginamit ko to ng 7 days and then sabi nung iba, mas effective daw tong oil na to kapag ginamit mo siya pagkatapos mong gumamit ng dermapen. Bago tayo guys mag-start, make sure guys naka-subscribe kayo by clicking the subscribe button. Okay guys, pindutin yung subscribe button. Pindutin niyo din guys yung notification bell para ma-update kayo kada-upload ko. Papakita ko sa inyo guys yung nangyari sa akin pagkatapos natin ng micro-needling natin ha. Ito guys yung itsura nyo guys. Papakita ko sa inyo yun. Oh, mapula pa din hanggang ngayon. Pagising ko, sobrang kapdi niya. Pero ngayon, hindi naman siya makapdi. Hindi ko alam kung tama ba yung kagayang kadami guys. Gabi na siya. Bago ko tumulog, maglalagay muna ulit tayo nito. Ito siya guys, yung skin ko ngayon. Mapula pa din siya hanggang ngayon. Tapos napapansin ko guys, parang nagiging dry siya. Ito, tsaka to. Lalo na guys, kung saan mo dinamihan uli yung needles mo. Biging try siya, kaya. Hi guys, update muna tayo bago tayo maglagay nitong The Ordinary. Papakita ko sa inyo guys, nagbabalat na uli siya, nag-feel na siya guys. Di ko alam kung nakikita niya sa camera. Yan, ito siya guys dito. Tapos guys, ito dito sa mukha ko. Yan, mas patatlong session na diba to guys. Ito guys, ay mas magrabe yung pagbabalat niya ngayon kaysa sa nung second session ko. Ito siya guys, nakikita niyo ba? Dito sa kabila naman, wala pa akong nakikita guys ng pagbabalat, pero may slightly na din dito. As yung nose ko guys, yan, sobra siya nagbabalat. Kaya guys, maglalagay na tayo nito. Yun lang, tapos maglalagay na tayo guys. Hi guys, ngayon update ko na kayo sa aking face. Ano nangyari na sa akin guys? Ngayon guys, ito itsura niya, nagkakaroon pa din siya ng konting pagbabalat. Tapos yung pamumula niya guys ay hindi na masyadong mapula siya. Ngayon napapansin ko lang sa kanya ay hindi na siya red. Pansin ko na sa kanya ang mukha ko para siyang na sunburn itsura ko ngayon. Pero okay pa naman. Kaya maglalagay ulit tayo nito. For today guys, update ko na kayo sa nangyari sa skin sa aking face. Ang napansin ko guys ngayon, parang nagbabalik na siya sa kanyang kulay ng aking mukha. Mamabalik siya. Tapos yung pagbabalat guys, meron pa ding konti dito. Tapos dito din, siya dito. Yun guys, kaya maglalagay na ulit tayo nitong The Ordinary nito. Hey guys! Update ko kayo sa skin ko. Yun guys, wala nang totally redness ng mukha ko, tsaka nawala na din yung pagbabalat ng aking face. Kaya yun lang guys ang ma-update ko. Hindi ko pa ma-update kung nawala ba yung, na-less ba yung aking mga scars sa mukha. Kaya talagang maglalagay na ulit tayo nito. Guys, update ko lang kayo sa aking skin ngayon guys. Ang
Wala na guys, akong napapansin na pagbabalat sa mukha. Tsaka wala na din guys, redness. Yan guys, ang aking face. Kaya maglalagay na ulit tayo nito. Mayroon lang ako masasabi sa kanya, good things tsaka bad things sa kanya ha. Before guys tayo mag-start, maglalagay lang ko ng toner sa mukha. Toner lang to guys ha. Yan. Guys, okay guys. Number one guys, sobrang yung bilis ma-absorb ng skin. Wait lang natin siya ma-absorb yung toner ko sa mukha. Dito ko muna siya papakita. Ito siya guys ulit. Papakita ko sa inyo, sobrang yung bilis ma-absorb. Konti lang yung da-drop natin. Yan. Okay na yun. Nakita niyo na ba yung drop? Yan. Pakita ko sa inyo guys. Kahit oil siya, mabilis siyang ma-absorb ng skin. Yan no guys. Parang, tapos guys, nagustuhan, ayan o. Parang wala lang. Tapos nagustuhan ko din sa kanya guys, lightweight siya. Sobra niyang gaan, kahit oil siya, parang kang walang ilinagay. Parang mas mabigat pa nga guys yung nilalagay kong moisturizer cream sa mukha ko kaysa sa dito, sa oil na to. Yan siya guys. Na-absorb na ng ating skin. Okay guys, paglagay nito guys, papakita ko sa inyo. Konti lang, tama lang yung dot na ilalagay mo. Hindi yung sobrang dami. Parang ganyan lang. 1, 2, 3, 4. Yan. Ganyan lang dapat guys, hindi masyadong madami. Kagaya ng yung first impression review ko guys, sobrang dami na ilagay ko. Ganyan lang, konti lang daw. Yan. And then guys, ito pa yung nagustuhan ko sa kanya. Pag-gising niya sa umaga, meron siyang binibigay na brightening effect sa mukha ko. Tapos, napansin ko din guys, sobrang lambot niya sa skin ko. Parang binigyan niya ako ng extra soft sa face ko. Yun lang guys yung mga napansin ko sa kanya sa paggamit ko sa 7 days. Ito naman guys yung masasabi ko sa kanya ng mga down. Syempre kailangan mo mag-wash yung face. Kaso guys, sobra niyang hirap talaga tanggalin sa face. Kailangan ko pa guys, 2 beses ako mag-facial wash para totally matanggal yung oil. Dahil pag isang wash lang, may talagang may naiiwan talaga sa kanya. Minsan may time na okay, may minsan time sa akin, hindi, yung smell niya. Okay, yung guys, yung smell niya, alam mo, sino ba yung namamalengke sa inyo? Yung smell niya guys, amoy sariwang isda siya, kapag nakalagay pa siya dito, sa ganito. Pero pag napawisan ka guys, mag-iiba na yung amoy niya, parang nagiging amoy mayonnaise siya. Yung encounter ko lang ha, yung halintulad ng amoy. Pag napawisan ako, nagiging amoy ganun yung scent niya sa akin. Yun lang guys. Before guys pala tayo mag-end, shoutout pala muna sa mga to. Gwen Perez, tapos si Chloe Marquez. Guys, may isa pa pala si Cindy. Si Cindy guys, meron din siyang YouTube channel. Lagay ko na lang, ito siya guys. Nagko-cover siya guys ng mga Korean song. Kung gusto niyo guys makita, lagay ko na lang siya. Ito siya. Search niyo lang siya. Pakita ko na lang siya guys dito. Sige guys, kung nagustuhan niyo at nakatulong sa inyo yung video na ito, isa like button. Akin guys, pindutin yung like button. Yun lang guys, maraming salamat sa iyong panonood. Sige guys, bye-bye! Peace!